Switch account. And then, punta tayo ngayon sa ating YouTube Studio. Then, punta tayo sa customization, branding. Then, change natin. Then, doon sa nagawa natin, try natin siya. So, yan yung kinalabasan niya, mga kagadget, no? So, pag dinan natin yan, then publish. And then, punta tayo ngayon sa ating channel kung ano kinalabasan niya. So, yan yung kinalabasan. Yan yung kinalabasan ng ating ginawa, no, mga kagadget, para sa akin. Hello mga kagadget, welcome to my channel. At ngayon gagawa na naman tayo ng isang tutorial about YouTube banner at panibagong design para sa inyo. Itong tutorial na to ay Tagalog, pure Tagalog, na pwede nyong maintindihan at pwede nyong gayahin, no? So wala na naman tayong inaantay, simulan na natin. So yun nga, no, mga kagadget, nung nakaraang araw gumawa tayo ng sukat ng ating canvas. Ang ating canvas ay 2560 by 423, yung pinakabuong canvas na yun, no? And yung sumunod na canvas natin is 2560 by 423. Ang etong malaking to, 2560 by 1440. And etong sumunod naman na ito is 1855 by 423. And etong pinakamaliit is 1455 by 423. So yan yung gagamitin natin. So pag nakuha na natin, ang gagawin natin, syempre open natin si ruler, then lalagyan natin siya ng mga markings para yun yung pinakahangganan natin. So, paano ba maglagay ng markings? Marking, punta lang kayo rito sa gilid, sa ruler, then drag nyo lang yan. Kung saan yung huling huminto yung hatak nyo, ibig sabihin, nandun yung lines nya. Ayan, o. Gitna, tsaka dulo. Yan. So, dahil meron na tayong ruler, meron na tayong canvas, may sukat na tayo, so, simulan na natin siyang mag-design. So, hide muna natin itong rectangle na itong dalawa. Kasi ito lang yung gagamitin natin, yung black, no? And then, start na tayong mag-design. So, tanggalin muna natin yung ating background. So, gamit tayo uli ng rectangle tool. Then, right click. Then, ang PX natin is 358. Para sa akin, yung eksaktong sukat na gusto kong gamitin, 358 PX. Then, yung gusto ko yung pinaka-angle niya sa bawat gilid, yung curve, magkakaroon siya ng 42 PX. So, ganito yung kinalabasan niya. So, palitan natin yung ating kulay. Medyo gawin natin siyang orange. So, dahil nakuha na natin yung exact canvas natin, ano, drag natin siya siguro, control T natin for transform. Yan, pre-transform yan. Then, kunin natin yung pinaka gitna. So, yan. And then, urong natin ng konti. Tapos, at parang hindi siya, ayan. So, urong natin. So, yan. Konti lang. So, hatakin natin siya. Ayan. Masyadong lumaki yung aking hatak.
Tapos angat pa natin. So, hatak pang konti. Angat ng konti. Yan. So, nakagawa na tayo ng shape, mga kagadget, ano? So, dahil nakagawa na tayo ng shape, punta tayo rito sa direct selection tool. Then, select natin yung direction tool. And then, hahatakin na natin siya. Op. Break natin. Tamang lagayan niya. Yung path, then hila. Oh, ba't ganun? Ulitin nyo lang. Ito na naman tayo. Undo. So, kung gusto nyo lang siya ibalik sa dati, no? Punta kayo sa edit, then redo. Yan. Transform. And selection tool. So, yan, nakita nyo mga kagadget. Nahila ko siya. Then, yes. Then, punta naman kayo sa kabila. Hilain nyo rin siya. Paganon. And then, dito mga kagadget, ang gagawin nyo lang dito, iuurong nyo kung saan yung pinaka arrow nya. Yung pinaka guhit nya, ipapantay nyo lang. And then, dito naman, pantay nyo lang uli sa ruler. Then, ito hatakin nyo para pumantay siya at hindi pumangit yung curve. So, pagdating dito sa baba, ganun lang din. Pantay nyo sa ruler. And then, baba nyo lang to. Medyo angat ng konti ito. Ayan. Baba nyo rin to. So, urong natin para makita natin yung pinaka hindi siya ano. So, kung mapapansin nyo, pag kinlik nyo yung selection tool, eto, yung gamit natin kanina, direct selection tool, eto yung magkakaroon tayo ng parang markings, no, na pwede nating gawing pwede nating ibahin yung shape na ginawa nating rectangle. So, click nyo lang yan. So, yan na yung pinaka-design natin, ano, mga kagadget. And then, gawa tayo ng panibagong rectangle tool. Then, after, same pa rin ang sukat. 358. So, punta muna tayo rito kay para same lang siya ng kulay. So, ayan. Then, baguhin natin siya na baguhin natin yung kulay. Tayo sa ganyan. And then, atin na siya uling i-rotate, no? Op. Lumaki. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Ayan. So, medyo hindi siya awkward siya, awkward. Baba natin ng konti. Ayan. Then, drag natin siya. Yung sakto lang, yung tamang timpla lang. So, urong pa natin, medyo malaki. Para makita natin yung pinaka-tolerance ng gitna niya. So, ayan, nakagawa na tayo ng panibagong tawag dito. Panibagong shape. Then, duplicate lang natin siya. Duplicate. Then, drag. Dito. So, depende sa inyo kung gaano kalayo yung gusto nyong mangyari dun sa inyong shape, no? Then, duplicate.
baba naman natin siya. Yan. So, ligitan natin. So, gusto ko siguro mga gento kaliit. Yan. And then, eto, liliitan din natin siya ng konting lang. Yan. Yung spacing niya, kailangan maipantay nyo. And then, punta tayo uli rito sa kauna-unahang shape, Control J. Then, dito tayo mag-a-adjust, no, mga gadget, dahil pagdidikitin natin tong mga to. Urong natin to. Mamaya na natin tawag dito, iayos. So, yan. And then, palakihan natin ng konti. Urong natin siya ng konti dito. Tapos, urong din natin to. Yan. And then, baba natin to ng konti. Yan. Ligitan pa natin. Yan. Kayo ang mag-aano ng design nyo, mga kagadget, ha. Bali, ito sa aking sample lang ito. And then, kunin natin itong, ayan. So, ayan mga kagadget, may panibago na tayo uling nagawang design. So, hindi pa natatapos yan. Kukuha pa tayo uli ng isa pang rectangle. Then, drag natin siya dito. Ito natin ng konti. And then, kuha tayo dito sa malaki. Control J. Ayan. Ang gagawin lang natin dyan is paliliitan natin ng konting lang. Ayan. And then, eto. Control J natin yung maliit. Para hindi na kayo gumawa ng gumawa pa ng shape, mga kagadget. Kasi pag gumawa kayo ng gumawa ng shape, hassle sa oras yun. Control J nyo na lang, meron na naman kayong ano eh. Yan. So, ang gagawin natin dito, mga kagadget, is eto, punta tayo sa shape, then hindi natin siya ipipil. Lagyan natin siya ng, tapos gawin natin tong 9.61. Tagdagan pa natin mga 10 or 12. Yan. And then ito rin, gagawin din natin siya. Etong kinalabasan niya ng mga kagadget, etong banner na to, ginawa ko na to siguro 3 months ago. Channel ito ng pinsan ko. So, ito yung ginawa ko, gagawin kong layout na ituturo ko sa inyo. So, dito, lalagyan natin to ng, punta kayo ulit sa shape. Then, lagyan nyo to, none. And then, ito, lagyan nyo ng kulay. Tapos, yung sukat niya is
12. Uy. Yan. Tapos, anong kasunod nun? Yan. Dito naman, lalagyan natin siya ng same din. Ganun din siya. Ito, none. Yung fill niya, wala. Tapos, yung stroke niya, meron. And then, after ng stroke, lalagyan niya siya ng sukat na 12. So, ayan yung kinalabasan niya, no, mga ka-gadget. Ewan ko kung para sa inyo maganda. Para sa akin, okay naman. So, ito yung trip kong sukat. At punta muna tayo dito kay urong natin. Ayan. Para mas gusto ko siya ng makaganyan. And then, punta tayo kay selection tool. Selection tool. At kahit hindi na natin yan, gawin na lang natin ito. So, hold natin yung shift, atakin lang natin to hanggang sa lumabas. So, ayan. So, ito na yung pinaka-design na natin, mga ka-gadget, no? Yung mga shape na yan, nagkaroon siya ng design. So, ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng gradient. Ibe-blend natin siya ng gradient. So, yan. Ito, ang gagawin natin dito is negative 90. Sa taas siya. Tapos, inner shadow natin. So, multiply lang natin. Opacity. Then, distance. Ay. Yan. Para mas okay yung kanina. So, yan. Mas okay itong gentong design. Tapos, try natin i-pushawan pa yung ating yan. And then, click OK natin. So, dito naman, mga ka-gadget, ang gusto kong mangyari dito is same lang din ang blend, no? Ang blend mode na ginawa ko rito, mga ka-gadget, gento lang siya. And then, yung kulay niya is FCA702. Sa kabila naman, FD4302. Yan. So, titignan natin. Gawin natin tong ayan, paganyan. And then, lagyan natin siya ng inner. Same lang. So, magkakaroon kasi ito ng stroke mamaya. Yung stroke niya mamaya is naka-gradient din. So, kunin na lang natin dito yung kulay. Kasi parang ang harsh ng na kulay ko kanina. Ayun. Punta tayo uli kay stroke. Face. Then, okay. Punta naman tayo kay and then
natin dito ay stroke. So yan yung kinalabasan niya, mga ka-gadget, no. So ang gagawin lang natin diyan, parang yan, kasi ang ilalagay natin diyan, no, mga ka-gadget, is picture. So i-hard light lang natin. And then scale niya is diamond to, linear natin. So yan. And then mamaya didesignan pa natin 'yan, hindi pa natatapos 'yan. Punta naman tayo dito kay rectangle tool, blend natin as gradient. Then hard light natin siya. And then pababa dapat siya. Yan. Tapos ito, ganun din, hard light din natin. Gradient. Hard light. So tingin ko mas maganda nito. Yan. Salubong sila. Tapos etong ating gradient na ito na nandito, ika-copy lang natin to. Copy, paste, paste. Paste. And then click natin yung ano, tanggalin natin yung stroke. Ayan. So ayan. So ayan, mga ka-gadget, meron na tayong napakagandang design. No? So, dahil dyan, mga ka-gadget, gagawa tayo ng ating pantakip dito, no? Para ito lang yung nakikita niya. So, gamit tayo rito ng marquee tool. Tama ba? Marquee tool. Rectangular marquee tool. Tapos, sa kabila rin, ayan. Uy, nangyari. So, control J natin yan. Nangyari dun. So, dito tayo. So, ang ilalagay natin dito, mga ka-gadget, is Control J muna natin. Gawa tayo ng panibagong layer. Tapos set natin siya sa white background. Yan. And then duplicate natin siya. Yan. So ito na yung kinalabasan niya, no, mga ka-gadget. At para may sobra. Hide.
rectangle. Copy. Yan. So, kuha na tayo ng picture na ilalagay natin. So, prepared ko kasi dito na lang sa akin ako kukuha bilang model. So, ito na lang. Ito. So, yan. So, kaya mawawala. So, yun. Kailangan naka-place embed mga ka-gadget, no? Hindi siya po pwedeng hindi naka-place embed. Kasi nga, yun. Pinan natin yan. So, retouch natin yung ating image. Ano natin yung saturation niya. Ayan. Tapos, punta tayo sa adjustment layer. Yung brightness niya. Ayan. Tapos, punta tayo sa orbs. Tingnan natin kung saan siya. Ayan. Para kitang kita siya ng mga ka-gadget. So, punta tayo uli dito kay stroke. Then, bukas natin uli si gradient. Si stroke and si inner shadow. Gradient pala. So hindi tayo magi-gradient doon kasi hindi makikita yung picture. So lakihan natin yung scale niya. Tapos, gawin nating bars. Depende sa inyo kung anong gusto nyo, mga ka-gadget, ha. Radial. Tapos, yung sizes niya. Sakto lang pala yung size niyan. Opacity. Ayan. So, yan yung pinaka-design natin, no, mga ka-gadget, no. So, bukas natin tong si so, yan. Meron na tayong design na kung saan eh makikita natin na ngayon, no. So, hindi ko alam kung anong ginamit kong font dito. Alam ko na. So, dito mga ka-gadget, gagawa tayo ng puting impact yata gamit ko rito. So try na lang na muna natin si impact tapos regular. Lagay natin dito kunwari ano, musikero. Musikero. Ay. Andali, andali. Tanggalin natin siya sa pagkakaano. Punta tayo sa pinakataas. Yun, minsan gano'n, no, mga ka-gadget, dapat maging mapanuri kayo dun sa ginagawa nyo para makita nyo talaga kung nasaan yung mga layer. Dito kasi talaga dapat nag-group ako dito. Kaso hindi ko na ginawa mag-group kasi nga diretsahan yung ating ano. So, yan. Lagay natin Mosekero. Mosekero TV.
TV. Parang ang pangit niya sa impact. So, lagay natin sa aerial. And then, musikero na lang pala. Musikero na lang. Bold. Tanggalin natin yung TV. Kasi may paglalagyan tayo ng TV mamaya. So, iganon natin. Then, palakihan natin. Depende sa inyo mga ka-gadget kung paano nyo lalaruin yung inyong ano ha. And then baba natin ng konti. Siguro mga ganyan. Tapos maglalagay tayo dito ng place and bed muna tayo. Open. TV. Yan. Ito ko muna ilalagay at babaguhin ko ang ating kulay na gray dyan. So, kailangan ko muna kuhain. Tapos, and then face bucket natin. Bakit naging puti? Hindi pala siya pwedeng maging gradient, no? So gawin na lang natin dito. Punta tayo sa blending. And then, punta tayo sa gradient overlay. So, yan. Yan ang kinalabasan niya. So, palikitan lang natin. So, dito natin siya ilalagay. So, yan. And then, kuha tayo dito ng TV. TV. Yan. Then, pasok natin siya dito. So, ayan. Meron na tayong design, no? Mga ka-gadget. And, punta naman tayo dito sa ating bucket tool. Ay, sa ating rectangle tool. Then, kuha tayo ng siguro mga ganyan kalaking shape. $469. Tanggalin natin to. And then lagyan natin siya ng blending mode na gradient. Then kuha tayo ng gawin natin siyang naka-radial gitna para mas maganda yung ano radial. Yan. Tapos, lagyan natin dito ng lagay tayo rito ng impact. Lagyan natin 14. Music lounge. Tama ba? Spell ko ng lounge. Tignan ko muna sa Google. Lagay natin siya dito.
And then, syempre, hihilain natin yan. And then, click natin itong ating gawin natin siyang smart object. And then gawin natin siyang rasterize. And then punta tayo rito sa clipping tool. Magic wand. Ayan. Tapos punta tayo kay music. Tapos gitna natin siya. Tapos yan. And then control D. So ayan na siya. So para magkasama silang dalawa. Pantay natin siya. Tapos lilitan ng konti. Yun. Tapos medyo ano, yun. So yeah, yun yung pinaka design natin, mga ka-gadget. And then kuha pa tayo ng mga pasok na natin tong ating gitara tsaka ating notes. So, si notes. Punta tayo kay subject. Then, control J natin. Yan. So, hindi pa rin siya na ano. Yan. Tapos, dalhin natin siya doon kay ay gasi. Color overlay, then tapos i-duplicate natin siya.
Ganyan. Depende na sa inyo yan, mga ka-gadget, kung paano nyo siya ilalagay. Basta kung ano yung napagtripang kong formation, dun lang ako. Nasa inyo kung ano yung gusto nyong formation, mga ka-gadget, ha. Kasi hindi naman ako magdi-design talaga ng mga ano nyo, banner nyo, kayo po. So, punta tayo kay notes. Dito tayo kay gitara. Sa tayo kay gitara. Punta tayo dito kay notes. So, medyo nilalamig na ako. So, paliliitin natin siya. Maliit na maliit. And then, lalagay natin siya dito sa yan. Tapos, yung isa pa. Uy, at yan. Ito. Select mask. Select mask natin ulit. Select subject tayo para makuha natin yung isang notes. Control J. Tapos kunin natin ito. Sumobra tayo. So, ang gagawin natin dyan ulit, blend mode, then color. So yan, palitan natin ng konti, masyado malaki. Tapos Control J natin siya. Kunin natin ito. Yan. So meron na tayong magandang design, no? And syempre, hindi mawawala yung ating subscribe button. Yan. Then punta lang tayo uli kay rectangle tool. Palitan lang natin ng konti. Ayan. And then syempre meron na naman yung delete na natin yan. Tignan natin yung kailangan. So dito sa baba, mga ka-gadget, siguro, I think. Yan. Lagyan natin dyan. Then, punta tayo dito kay lagyan natin siya ng subscribe. Lagyan natin. Subscribe. Tapos yung kulay niya puti. Up. Ito muna. Lipat muna natin siya dito sa itim. Kasi hindi natin makikita yan. Yan. So lakihan natin ng konti. Yan. Tapos ipasok natin dito kay tansyay na lang natin. Yan.
hindi ko alam kung okay. Para sa akin, okay naman yung design. Medyo siksikan nga lang siya. Pero okay na rin para sa... Ewan ko sa inyo, basta sa paningin ko, okay na siya. Ewan ko lang sa inyo kung okay sa inyo. So, yun mga gadget. Duduktungan pa natin yan, syempre. Meron pa tayong ilalagay dyan. Place and bed na nga lang tayo para mas mabilis. Place and bed. So, syempre, ano pa bang hintay natin? DC arrow uli. Yung pinakamaliit na arrow. And then, flip natin. And then, rotate. Yun. Liitan pa natin. Masyado malaki. Yun. Control Z. Masyado na maliit. Ayan. Yun, no? Tapos, gawin natin siyang gradient ulit. Ayan, no? Color. Gradient na lang. Ayan. Tapos, linear. Tapos, pababa. Ayan. Siyempre, hindi pa natatapos yan.
So yan mga gadget, meron na tayong design, social media account, lalagay natin dito. So social media yan, and natin siyang black. Tapos gawin natin siyang bold. Tapos dito naman nalagay natin account. Pwede nyo naman ito yung urong paganyan. Tapos text, open natin yung channel, hindi character, tapos dito natin to. So yan. And then yan natin siya ilagay dito. Tapos si social media naman, gawin natin siya 7 lang. Angat natin ng konti. So check natin, oh, mga ka-gadget, kung okay na ba siya, kung suwabing suwabe na. So mababanat pa kasi yan kapag in-upload nyo na siya sa inyong natin ng konti yung gitnang gitna. Tapos eto naman, urong natin to na konti din. So mga ganyan. Depende sa inyo, ha, mga kagadget, ha. So try natin kung okay ba siya pag in-upload na siya. Ayan. So so hide natin, tingnan natin kung mayroong so try natin. So testing na tayo. So yun yung pinaka ano ng ating tutorial ngayong araw na to. Sakit na namat ako, ah. So save natin as export as galaw na pala. So
try natin siyang export as PNG. So try natin ilagay sa channel natin, dahil nandiyan pa naman yung ating isang sa YouTube. And then switch tayo sa ating tester accounts. Switch account tayo. Switch account. And then punta tayo ngayon sa ating YouTube Studio. Then punta tayo sa customization branding. Then change natin. Then doon sa nagawa natin, try natin siya. So yan yung kinalabasan niya, mga ka-gadget, no? So pag dinan natin yan, then publish. And then punta tayo ngayon sa ating channel kung ano kinalabasan niya. So yan yung kinalabasan. Yan yung kinalabasan ng ating ginawa, no, mga ka-gadget. Para sa akin, okay naman yung kanyang design at medyo upwards, no? Sa inyo, ewan ko sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin doon sa design. Basta naandun yung tutorial at kung paano siya gagawin, kayo na lang yung mag-a-apply nun. At sana may natutunan kayo sa aking tutorial ngayong gabing to, na mga ka-gadget. And kung ikaw ay bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutan mag-hit ng subscribe and click notification bell para lagi kayong updated sa aking channel. And hanggang dito na lang, mga ka-gadget. Peace out.